Convenient. You don't need the box for this. No boxes. I prefer the one with box. Well, too bad. We are again in Jericho Beach. It's cloudy, but it's not raining. Medyo malamig pa rin, pero tolerable. It's drizzling. Maambon ng konti. Crabbing. Nagsa-crabbing sila doon. Ang kami ay... As usual, kape-kape sa malamig na panahon. At masarap ang kape sa pandesal. Filipino pandesal. Masarap. Iba pa rin ang ating sariling produktong pandesal. So, mga mister ay nagkakape habang hinihintay ang oras na 20 minutes dahil ang 20 minutes ay doon hihilain ang trap ng crab. So, see you later sa panghila sa crab. So, as usual, Sabado ngayon, walang trabaho, so relax ang mga tao dito ngayon. May mga nagpa-party doon sa ano, ang ingay ng kanilang music, yan sa yacht. Ang ingay nila, nagsasayawan, nagkakantahan, kaya baka ma-copyright, hindi ko kinuha yung music, yung sounds. So, manghila po tayo ngayon, hinihila nila ang kanilang trap. Tignan natin kung may huli, kasi nag-low tide. Parang wala yata, mahina o binulabog ng ano, mga nagpa-party. Ay, wala yata ang crab, wala silang nakuha. O, minsan maraming kuha, minsan wala. Pero at least kami ay nag-i-enjoy. Yan yung anak namin, makit ng punong kahoy dahil... minsan ang tatay niya ay nagkikwento nung bata na sila ay umaakyat ng punong kahoy, mga bayabas, ng santol, kung ano-ano pa. Yung anak ko ay gusto niyang ma-experience, kaya yan. May police, patrol. Sila ay nag-check ng mga nagiinuman, umay, ng gulo sa park. Kaya dyan sila, sila. Pag-ibaludan na Regina na eh. Nagita ng sacred crab. Regina ulit after 25 minutes. Just gave my voice. Maliit baby crab. Hagi-sagging. Doon kami nagpa-prabi. Punta tayo dito. Doon kami nag-picnic.
puntahan natin yung mga bis. So tignan natin itong mga nagkalat na geese. Dito sa Jericho Beach ay hindi lang swimming, fishing, crabbing, picnic, kundi pwede rin kayo makakita ng maraming mga ibon, yan, geese. Sila ay kumakain ng damo. So sila ay vegetarian. Yan. Bawal po ang manghuli dyan dahil illegal. Kaya ang dami-daming mga ibon, matataba, at marami ring mga rabbit o bunnies sa paligid. So dito ay bawal manghuli ng mga animals dahil illegal dito sa Canada. So hanggang dyan lang siya o panoorin lang ninyo. Hindi rin sila pwedeng pakainin dahil bawal. May fine na $500 pag ikaw ay nahuli na magpakain ng mga bunnies or anumang wild animals. So yan, mga maaamo sila at relaxing din pag pinanood mo sila. So mostly mga bata ay naglalaro dyan, nilalaro nila ang mga pato na to, mga geese na ito. So yan, tataba nila . Ang ganda-gandang tignan talaga. Sana ganyan din sa atin. Yan. So, manghila ulit tayo ng traps, ng crab. Hopefully, ay meron tayong mahuli. Maliit. Nah, ni brother ko nta. Pinabatitan ah. Maliit. Maliit pa siya, kaya babalik sa tubig. That's why we can't have things like fine. Fine. They got anger at your sister. I feel bad for that though. Yeah. But if you're paying, it's a sister, not a brother, so. Filipino style, nag-iiwan ng konti. Ubos! Nakabalik-balik yung mga police patrol. Pero wala namang masyadong tao ngayon na nag-swimming. Wala namang gulo. Police patrol. Uwi na kami. Wala kaming nakuha ngayon. Pero masaya pa rin dahil nag picnic kami ng mga kapitbahay. Hindi araw-araw ay Pasko daw. Hindi araw-araw ay blessings. Everything give thanks unto the Lord.
Oh, this is the will of God. Christ Jesus. Concerning him. Wala ngayon. Umiinaw yung mga truck. Zero balance ngayon daw. Bye bye. Thanks for watching. Like, subscribe, comment below. God bless. Yes. Open trunk. Father. Madam. Madam. Mister. Kuya. Madam number 2. Mister number 1. And Jacob.